Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Gidi ako ba? Okay, mga ka-chicken, no? Welcome back ito sa ating channel. At sa mga bago pa lang, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe at hit yung notification bell para update guys mga susunod ating videos. Okay, nandito tayo ngayon sa ating manukan. Ay, mga ka-chicken, sa araw na ito, gagawa tayo. Papakita ko sa inyo, gagawa kami ng ano? Yung broiler cage na para sa mga 3 weeks old hanggang 1 and a half month. Nagawa lang sa ano, metal. Ito yung mga gagamitin namin. Ayan. Naayos, naayos. Maraming salamat nga pala no, sa nag-sponsor nito. Ayaw niya pong magpa-mention. Pero maraming salamat sa iyo, Idol. Simulan natin ngayon. Idol, sinimula ng pinapanatan ng aking pinsan. Siya din yung pumanat ng ating poste, ng ating parabolic antenna. At may page siya kung gusto nyong kunin yung servisyo niya sa MH50. Puntahan nyo lang po. Ilalagay ko po sa screen. Ayan, nakita nyo. Yan po yung niya, page. Lalo na sa mga taga-Biliran at Leyte. Ayan. Malata na.
A few moments later. So ito na mga kachikin, tapos na rin ang ating bagong brooder cage para sa ating mga sisiw. Yan, napakaganda mga kachikin, oh. Ito po yung sura niya. Ayos na ayos. Ayan, sulit to para sa ating mga sisiw. So, ngayon, sasabihin ko mga, sa inyo mga kachikin kung ano yung dimension nito o yung sukat. Dito, pinaka-poste niya, yung tangkad niya ay nasa ano lang yan, 3.5 feet. Bali yung pinakapaan niya nasa 2 feet at saka yung sa pinakaloob niya ay nasa 1.5 feet. Yung pataas naman niya doon nasa 9 feet yan. Yung mga katikin at saka yung lapad naman niya nasa 2.5 feet. O, ganun lang, ganun po yung laki niya mga katikin at saka yung nasa loob. Tingnan din natin. So, ayan mga kachikin, bubuksan muna natin. May pakita ko sa inyo yung sa loob. So, ito na mga kachikin, ang loob ng ating ginawang brooder cage. Yan, maluwag po sila. Ayos na ayos yan. Yan po yung tsura nila. At ang sukat naman ito mga kachikin, bali meron siyang apat na division. Yan. Bali yung sukat naman nila, ito, yung sukat nila mula dito, dito ay nasa ano lang, 27 inches, saka 2.5 feet. Punta doon, maluwag na yan para sa kanila ng isang division. Yan. At ang kagandahan pa nito mga kasikin ay pwede ko silang bigyan pa ng milking space. Kasi tulad nito, ito pwede lang pong pinatanggal yung pinaka-division nila. Yan po. At ito din po, yung mga division na ito ay pwede lang tanggalin. Ayan po, kaya magkakaroon sila ng laking space kung marami-rami yung mga sisiw na lalagay natin. O pwede natin silang buksan, bigyan pa ng another space na mas maluwag sa kanila. Yun ang kagandahan ng design nito mga kachikin. At disclaimer lang po mga kachikin, ito po ay sarili ko po lang pong ano, design o ng paggawa ng brooder cage. At least sinishare ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung gusto nyo na design. O ito na mga kachikin, yung ating brooder cage, napaganda. O nakita nyo na po yung sukat niya. Kung nakita nyo mga kachikin, yung gumawa tayo ng vlog tungkol sa paggawa ng brooder cage para sa mga sisiw, makita nyo doon yung ginagawa natin na brooder cage ay para sa mga sisiw na day old, mga hanggang 2 weeks. Yun po yung magandang design kasi yung una-una gawa po yung sa kahoy at close na close po yung area niya doon sa loob na makakapaglagay tayo ng ipa na napakaganda din para sa ating mga sisiw. At maglagyan natin ng ilaw, close na close, at saka may konting ventilation lang. Napakaganda po sa mga sisiw na day old hanggang 2 weeks kasi intact po yung init niya sa loob na yun ang kinakailangan din nila. At dito naman sa design na ito mga chicken, ito yung napili kong design na gagawin. Naka-design ito para sa ating mga 2 weeks old o 3 weeks old hanggang 1.5 months or 2 months ng mga sisiw. Ito yung napili kong design kasi makita natin maluwag yung area niya, hagala sila dito sa loob kasi pwede sila makakaroon ng malaking space
at saka yung ipot nila ay diretso sa baba. Kasi kung papanatili natin doon sa brother kids nila na close na close, at saka malalaki na sila, yung mga ipot nila ay naipon doon sa loob, eh, kailangan natin yung palitan palagi. Dito, diretso lang mahuhulog yung mga ipot nila. Kaya napaganda ito. At saka nakita nyo, plywood yung ginamit natin kasi hindi din pwede yung lahat screen. Kasi mga sisiw pa sila, kailangan hindi sila direkta sa hangin. Yun po yung isa sa kailangan ng mga sisiw. At nakita nyo, mas quality ito o tatagal ito na klase ng powder kids kaysa doon sa una natin ginawa na kahoy. Kasi dito, mga steelware yung ginamit natin. Screen, parang ito lang yung plywood yung maunang masira sa kanila. Pero yung iba, the rest, tatagal ito. At yun ang kagandahan. At hindi ito ma-atake ng mga anay. So, at saka yung makita nyo makasikin, yung ginawa kong patali dito ay cable tie. Cable tie ang ginamit ko. Ayan, kaya napakaganda. At saka kung magtatanong kayo kung magkano yung nagastos ko dito, yung ginamit lang pala natin, no, nakagamit tayo dito ng steel bar na 11 at saka natin 10mm yung size at saka yung plywood, 2 at yung chicken wire, nagamit tayo ng 3 metro at saka yung ano, yung cable tie, welding rod at saka cutting disc at saka yung sa labor ng nagawa natin dito sa ating napinsan ko rin. Bali, umabot siya ng 4,025 in total na gasto natin dito. Pero ito magtikin, hindi naman ito makita natin na gastos kasi ika nga investment din ito sa pag-alaga natin ng mga ano. Marami tayong mapoproduce ng mga sisiw na hindi magkasakit at mabuhay sila lahat. Siyempre may benta natin na magandang presyo din. Babalik din sa atin yun. Investment din ito. At yun ang kagandahan at saka maayos pa yung paglalagyan natin ng ating mga sisiw. At sa ngayon mga ka-chicken, no? Shout out muna tayo sa mga nagpapa-shout out sa atin. Shout out kay Boss Papa TV, kay Rosin Official TV, kay G Lord Tacorda, kay My Backyard TV from Boracay Island. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Shout out po sa inyo lahat. Ayan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood. At kung bago ka pa lang dito sa channel, hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. At paki-like na lang din po mga ka-chicken ang video na ito bilang suporta dito sa ating channel. Ayan, maraming salamat and God bless. Thank you.